Ito na. Pinost kasi ni Thinking Pinoy ito. Okay, sabi, alam mo ha, sa sobrang blind nung iba, sabi na, hindi kay DP yan. Walang ganyang positive, sobrang blind nila oh. Grabe, as in so, sorry, ay mali, ayaw nga pala ng kaibigan nating PWD na gamitin na salitang blind. Okay, hindi po blind. Sobrang idolism nila. Yun. Sobra yung pagka-idol nila dun sa tao. Ayaw nilang tanggapin na pinost ni TP ito. Kahit nag-sorry na nga si TP at sinabi niya, on that PRRD photo, it's a joke but I guess I went overboard so I apologize. Nag-apologize na nga si TP, ayaw pa rin nilang maniwala na pinost. Ganyan yung idolism nila sagad sa buto. Actually, hanggang sa kaloob-looban eh, at sino sa utak. Alam niyo yung buto, di ba? Sa ilob pa nun may utak. Pero hindi utak yung na matalino, ha? Galit si TP kay Cayetano, pero bakit si Pangulong binastos? Ito kasi yan. Ito ha, ito. Okay. This is just a theory. This is just an opinion. I can be wrong, but I can also be right. Okay, this is just my opinion, I think. And I'm not saying it's true. Malinaw to ha. Bernard Flores, salamat po. Maribik Williams, salamat din po. Banner by shoutout sa lahat ng banner mo. Shoutout from Washington State. US apart na kita. Ah, nakausap? Ano ba yun? Sorry, na medyo nagulo na ko. Okay. So, ito yung dati niyang post. Gusto ko lang i-remind kayo, the ganyan ang post niya. Dati, di ba, may post siya, nakasama niya si Cayetano. Ngayon, may post din siya, kasama niya si Tatay Digo, mahal na mahal niya. Oh. Ikaw, okay? Sige nga ho, ikaw na ginagalang mo si Pangulong Duterte, ikaw na talagang may paghanga ka sa kanya, ikaw na DDS, kaya mong magawa ng ganyan? Remember, to edit that kind of picture, it will take you time. Ako, hindi ko kayang gawin yan. Lalo na sa taong ginagalang ko, nirerespeto ko, at saka talagang alam ko na pagod na pagod sa bayan natin. Alam mo, naiiyak ako eh. Sa totoo lang, naiiyak ako. Kabastusan kasi to eh. And hindi ito, okay, edit ko, tapos. Hindi ganun. It took him a while to edit that for sure kasi ang perfect ng pagka-edit niya eh. This is not something na inedit na mabilisan lang yung bugso ng damdamin. Inedit ko to. Pak! Post! Hindi. Ginawa ito. Sinadya ito. Ito lang ang sa akin isa sa mga teorya ko. Aside from nagkamali talaga siya. Okay? First theory, nagkamali talaga siya. Second theory, wala talaga siyang paggalang sa ating Pangulo. Hindi talaga siya supporter, talagang ginamit lang niya si Pangulong Duterte. Yan ang second theory ko. Pangatlong theory ay ito. Nagkamali siya ng page na pinost. Mga bastos na mga... Ay, huwag naman ganyan, Bernard Flores. Oh, ano ibig sabihin ng pangatlo ko? Malamang, hindi ko sinasabing totoo ha. Teorya ito, teorya. I can be wrong. I might be wrong. Okay? Pero baka meron siyang ibang page na anti-Duterte page na napag-utusan siya na mag-post laban kay Pangulong Duterte. Kasi, tandaan nyo ha, galit na si Pangulo, ano, kasunod, Alan Peter, umayos ka. Mukhang yung page, baka, na hindi ako sigurado, baka mali ako, eh yung page na yon, eh baka anti-Cayetano yon. Okay? Na medyo may pagka-anti-Duterte yon. Baka. Tatlo yon. Pangatlo kong teorya yon. Pwede akong mali dyan. Ulitin ko, it's not a fact. It's just an opinion in a theory na I might be wrong. Kasi ako, sa totoo lang, yung una, na nagkamali lang ako, that's very, ano eh, percentage nun. I will not do this. Alam nyo, ako nga eh, pag nagbanggit ako ng Duterte, pag kumari pinatutukuyan ko si Pangulong Duterte, medyo hindi ko maatim eh. Kailangan talaga it's either Tatay Digong o kaya may Pangulong Duterte. Nababastusan ako sa sarili ko pag binanggit ko Duterte lang. Dapat talagang may Pangulong Duterte. Kahit 'to kayo eh. Sigurado ako sa inyo pag nagbanggit kayo,
you would not mention Duterte as Duterte lang. Okay? This is not idolism, ha? Hindi ko ina-idol o sinasamba si Pangulong Duterte. Yan na naman palalabasin ng mga dilawan. Neddy Love, salamat po. Neddy Love, tama. Ang sinasabi ko lang, kasi kitang-kita ko ho, napagod na pangod na si Pangulong Duterte, kitang-kita ko ho na talagang tinotodo-todo niya yung trabaho niya, I cannot afford na bastusin siya. I cannot afford to make a joke out of him. Medyo sobrang out of line. Sabi ko nga, it's either nagkamali ka pero sobrang layo nun. Pangalawa, talagang you don't respect the president. Pinepeke mo lang yung paggala mo, pagsuporta mo sa Pangulo. O pangatlo, nagkamali ka ng page na popostan. Kayo na kung mamili dyan. Sabi nung iba, nag-apologize naman daw. Still eh. Oo, sige, ako, I'll accept the apology. But damage has been done. It's ano eh, na-accept ko yung apology mo, pero the fact na bastos ka sa Pangulo, eh, hindi na mawawala yon. Kaya pala talaga, kaya niyang sabihin na hindi ako DDS. My God, I hate Trumps. Nakakalungkot eh, sa totoo lang po, nakakalungkot. This is not something na nakakatuwa. Ayan nga, sabi ko, hindi ko palalagpasin to eh. Dahil ako, nirerespeto ko yung tao. Grabe yung pagod ni Pangulong Duterte. Alam mo yun, yung frustration niya na mismong yung mga tao niyang iba, talagang nilalagay niya, nangungurap. Kitang-kita mo yung frustration niya, pagod na yung tao, matanda na siya, pwede na siyang magpahinga na lang, i-spend his time with the family, enjoy na lang yung buhay. And yet, ito, pinagtatrabahuhan niya, inaayos niya tayo, inaayos yung bansang napaka... Ako nga, honestly, I'll be honest with you, ha? Isa sa dahilan kung ba't isasabi nila kung ang kandidato ka, hindi na! I don't believe in this F system. Ayoko na lang banggitin. As long as we have this kind of presidential system, we will never, never, never babangon sa corruption. This system made us corrupt. Aside from our people, aside from the government, some of government officials and some of politicos are corrupt. Kaya nga ganito lang yan. Kung ikaw, fina-follow mo pa si Tipi hanggang ngayon, dahil dito, mag-isip ka kung talaga ka bang Duterte supporter ka. May mali sa'yo, Brad, may mali sa'yo. Kahit mag-apologize siya ni. Na-apologize siya kasi, ano, nag-apologize siya, bakit? Kasi binash siya eh. Binash siya ng tao, bash. As in, nagalit yung mga tao sa kanya nung pinosto. Binash siya, kaya siya nag-apologize. Eh ano yan eh? Pwede, okay. Pwedeng ganito. Pwede kang nag-apologize because you want to please people na nagalit sa'yo. O ang tawag sa'yo ay people pleaser ka. Nagpi-please ka lang ng tao, kaya ka nag-apologize. Or nag-apologize ka kasi nagsisisi ka talaga, mali ako. Pero on the personality of TP, I think, mas dun pa siya sa nag-apologize siya kasi nabash siya. So kung kayo nagfa-follow pa rin dito, kung kayo naniniwala pa rin sa sinasabi niya, sabi mo naman, ano naman kinaugnayan nung kanyang post at pambabastos kay Duterte sa pagiging matalino niya? Yan ba yung matalino? Ganyan mag-post? Kinakalaban lahat kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Banat! Ewan ko na lang. Hindi, ako hindi ko talaga iti-take to. I will not take this sitting down. Wow, taray! Parang ano ha? Eh, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo yun. Okay? Eh kasi masama naman po talaga ito. Ano to eh? Below the belt to. Okay? Ito lang ang sa akin gawin nyo. Kung kayo nagagalit, please lang, don't go to the page at mumurahin nyo lang siya. Huwag ganun. It doesn't give... Sa totoo lang,
Hindi ako ganun kabad na sasabihin sa inyo, oh, punta kayo doon, i-bash nyo siya. Huwag ganun. Alam nyo gawin nyo? Mag-unfollow kayo. Mag-unfollow kayo, sabihan nyo yung mga taong dapat nyo sabihan na huwag nyo sundan to. Yun ang totoo. Yun ang active. Hindi yung, abunta ako ng, okay, bahala kayo. Problema nyo kung gusto nyo sabihin niya. Pero hindi yun ang sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, eh, i-unfollow nyo. Itanggalin nyo yung like. Tapos sabihan nyo yung mga kasama nito, mga nakakasama nito, na hindi to dapat ganyan. Kasi tingnan mo ha, ngayon, ano mga post niya, i-check nyo. May nagsabi kasi sa akin, eh, sabi niya, Banat Bay, tinan mo yung post ni TP. Ito, in-screen cap niya, ganyan-ganyan, isa-isa. Nagulat ako. Lahat ng charity works niya, biglang nilabas. Kakaiba din, eh, no?